Welcome back to Garage King PH. You're still watching our build series para dito sa Pajerong to, na kung tawagin natin ay si Project Tosgas. Ngayon, nandito tayo sa Evangelista Makati para sa ipagagawa natin. Panibagong Tosgas na naman. Para po sa inyo na katulad ko na nakabili na ng mga gamit na sasakyan, matik na sa inyo yan. Pero para sa mga hindi pamilyar, well, dapat kapag kumuha ka ng used na sasakyan gaya nito, i-assume mo na na may mga issue na dapat i-address kahit parang wala. Dapat ready ka dyan at pa-check up mo na agad. Dapat rin i-address mo muna lahat ng issue kung meron para magamit mo ng reliable yung sasakyan. At pinaka-importante ay ang palitan mo lahat ng fluid pagkarating sa'yo. Para sure ka na lahat ng fluid dun sa sasakyan ay fresh, mananakbo ng maayos. Later in the series, pag-uusapan natin yung PMS. Pero ngayong na-address na natin ang halos lahat ng arthritis nitong si Project Tosgas, tingin ko ay napapanahon na para papugiin naman natin siya. Well, let me just give you an update guys. Bumili tayo ng rims. Bumili tayo ng rims sa tropa natin na si Pedro Wills. Ngayon, bakit yan yung napili natin? Tatalakayin natin yan in a little bit. Punta muna tayo dun sa shop para makabit na. Dito natin napili na ipakabit yan mga chong, sa Shop Wheels sa Evangelista sa Makati. Dito kasi, di tulad sa ibang malalaking talyer, mas mura ng bahagya at maayos din namang magtrabaho. Mabilis pang gumawa ang mga tao dito. Pero teka, tama nang pabitin. Anong rims ba yung binili natin? Heto at silipin nyo. ROH mga pare. We went for Steelies para sa build na ito. Now, some of you may say na mabigat ang Steelies at totoo naman, wala namang duda dun. Pero para kasi sa presyo niya na 20,000 pesos lang, garantisadong matibay na yan. One last thing na alalahanin ko pa, kung magasgasan ko man yan sa mga gutter o kung mapadpad ako sa mga liblib na lugar. Kilala ko na rin kasi ang sarili ko. Kapag mamahaling alloy rims ang kinuha ko, alam kong ibe-baby ko ang paggamit doon. Pero bukod sa tibay, tingnan nyo naman. Ang guwapo, di ba? Hindi bubutas ng bulsa pero may negative 22 offset ka na. At kitang-kita naman, naging mas brusko ang tindig ng sasakyan na ito ngayon. It looks like it means business pero hindi masyadong outlandish ang itsura. Alright, baka nagtataka kayo kung ano yung binabanggit natin na negative 22 na offset. Well, ganito po yan. Kapag sinabing negative ang offset, ibig sabihin, nakalitaw. Kapag ka naman sinabing positive offset, yun yung nakapasok sa loob ng wheel well. On this case, negative 22, ibig sabihin, 22 millimeter yung nilabas ng ating gulong mula dun sa body ng sasakyan. Ayan siya, silipin nyo. Pag ka naman zero offset, ibig sabihin kapantay na kapantay nito. This is how it looks like from afar. Ganyan po yung negative 22 offset, hindi naman ganun kalaki, hindi luwang-luwa yung gulong at yung offset ng mga gulong natin, may proper science yan, may proper explanation yan. But basically, yun yung gist ng offset, that's it in basic terms. At bago natin tapusin ang video na ito, alam kong napansin nyo yung on-cam natin kanina. Maalog, nakakairita di ba? Dahil yan dito sa mud tires na to. I plan to change that soon. Meron na tayong nakuha ng sponsor ng gulong. I-reveal natin yan sa susunod natin na video. But in the meantime, enjoyin muna natin yung looks ni Project Tosgas na bago with its new ROH set of rims. Kaya mag-subscribe na kayo dito sa Garage King PH on YouTube mga chong. Follow nyo rin ako sa Facebook and TikTok para updated kayo sa iba pang Project Tosgas video na gagawin natin. At syempre, mga reviews na rin. For now, this has been your Garage King PH. You drive safe out there folks.